Ito, si Chang Ami. Sino pa ba ang pwedeng makinig? Ako to, si Chang Ami. Kanino pa ba ako pwedeng lumapit? Ako to, si Chang Ami. Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Ako to, si Chang Ami. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Walang iba, kundi... Ako to, si Chang Ami! Good afternoon! Good afternoon! Good afternoon! Magandang hapon, mga kaserbisyo! Kamusta po kayo? Magandang araw ng Miyerkules! Naku, busog po kaming lahat dito, talaga. Walang makagalaw eh, no? Sa aming napakasarap na merienda, aros kaldo at tokwat baboy. O kayo dyan, ano po ba ang merienda ninyo sa mga oras na ito? O si Ate B, tsaka si Ate Doc talaga. Ay, si Ate Doc. Si Doc Dennis at si Ate B na pagsama. Oo. Ay, oh, ang sarap. Sa sobrang kabusugan namin. Ako, kamusta po mga keserbisyo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Tayo po ay Miyerkules na, November 27. 28 days to go before Christmas. Kaya naman dito po sa aming studio ay meron po kaming munting Christmas party. Feeding program para po sa aming grupo na gumagawa po ng aming mga drama, yung ating mga voice actors na napakahusay po, na abay talagang napakasipag, napakahusay, sobrang dedicated sa kanilang mga trabaho. Walang ekstrang talent fee, Franco, pero talagang nage-enjoy sa lugaw. Aros kaldo pala. Aros kaldo with chicken. Oo. Aros kaldo na with chicken pa. Kami po'y nag-celebrate lamang ng kahit konti. Inauna na po namin ang aming mini Christmas party dito po sa loob ng booth namin ngayong hapon. So kayo po, kamusta? Ay po'y araw na nga ng Miyerkules at welcome po dito sa programang handa pong makinig sa kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panghuhusga. Ano man pong usapin yan sa buhay o sa bahay, nandito po yan, bida sa ating talakayan para po sa mas malusog na isip, puso at emosyon. Nagsusulong po ng tamang komunikasyon para po sa mas matatag na relasyon. Kami po'y nakikinig at nagbibigay payo. Ito pong pinagkakatiwalaang Life Counseling on AM Radio. Ako to si Chang Ami, hanggang alas 4 po tayo ng hapon. At tayo po'y napapakinggan live na live sa Radyo 630 kHz sa inyo pong mga AM band at sa ating live streaming sa Teleradyo Serbisyo. Yan po ang ating YouTube channel. Hello din sa mga nakatutok sa Prime TV, Sky Cable Channel 26, o kung ano man po ang inyong cable provider sa inyong lugar. Binabati rin natin ang magandang araw ng Wednesday. Si Rosita, ang aking makeup artist, siya ang nag-makeup sa akin kanina sa It's Showtime. At si Lavi, ganoon na rin si Josie, na nandyan ngayon sa dressing room. Hello din sa ating mga kaserbisyo worldwide sa The Filipino Channel at sa I Want TFC. At mga kaserbisyo, maging bahagi po ng aming talakayan at pagseserbisyo kung kailangan niyo po ng kausap o kakwentuhan.
ay magbigay po o magbigay ng opinyon, i-text nyo lamang po ang salitang AMY. That's AMY. O, Ami, kasama po ang inyong pangalan at address at isend po yan sa ating numerong 0919278300. Pwede po sa Viber, pwede rin pong text. At kami na po ang tatawag po sa inyo kung kailangan po ninyo ng tulong with regards sa inyo pong mental health o kung ano man ang inyong pinagdaraanan, mag-message lamang po kayo dyan. Sabi ni Chris John Gatbunton, super hot na present from Punturin, Valenzuela City. O mainit nga daw sa labas. O welcome Ate B. Sarap, nag-enjoy ka. O, ulitin natin yan. Ikaw naman. O, tama. Bye, Ate B. Hello din po kay Grace Groyon, kay Tita Alicia Palomo. Gandang hapon. Napakainit din daw sa North Caloocan. Sabi ni Marvin Riabad. Si Tita Lina Ho, Carol Ordono. Nakaka-touch naman daw ang segment na Breadwinner. Oh, bago po yan ha sa It's Showtime. And the breadwinner is, nako, thank you po Ma'am Carol at nagustuhan po ninyo. Good afternoon din kay Josh Kyle. Edip Official na nakatutok na rin. Si Anne Emerald Penny, sabi niya, bakit kaya sobrang init? Parang hindi magpapasko. Oo nga daw, ang init. Di ba sabi ng pag-asa may amihan na? Baka sa madaling araw lang. Marilu Abangan! Si Mabel De Jos, sabi niya, favorite ko po yung aros kaldo. O di ba ang sarap? Tapos ilalagay mo yung tokwat baboy sa ibabaw. Tapos yung suka. Tapos maraming bawang na toasted. Napakasarap. Si Charity Kasipi, ang merienda daw niya ay biskuit. At na mapak ng tortang alamang. Uy, oh, grabe yun ha. Biskuit at saka tortang alamang. Panalo din. Si Ann Emerald, turon na may langka. Uy, masarap din yan. Si Roberto Clemente, kamusta naman kayo dyan sa Kalumpit, Bulacan? Tita Cory Alejandro, hello, hello din. Yan ang ating mga suking mga kaserbisyo natin na araw-araw po. Si Jing Castaneda. Good PM Chang Ami. Sabi, ang init kasi sa paligid kaya daw mainit lang lahat ng ulo ng tao. Ay, huwag po tayong mainit ang ulo. Pag gusto nyo lumamig, magsuot kayo ng pink para medyo malamig-lamig ang ating pakiramdam sa katawan. Presko. O ayan po ha, para sa ating episode ngayong hapon, sa ating pong anong feels mo? Dahil po pagka-araw ng Miyerkules, tayo po ay usap ng kung ano-ano tungkol sa pag-ibig. Yan, pwede din po sa kung ano man ang concern po ninyo sa mental health. Pwede rin, mag-suggest po kayo ng mga gusto nyo maging topic natin sa 0919278300 at dun din po sa ating live stream ngayong hapon. Let us know, mga kaserbisyo, kung ano po ang gusto ninyong pag-usapan kasama ang mga bisita nating eksperto. Para po sa ating episode ngayong hapon, pag-uusapan natin, ano nga ba itong tinatawag na love bombing? Naririnig po natin yan ngayon. At ano daw ang epekto nito sa mga nagmamahal? At bakit ito nauuso ngayon? So, nung panahon natin, may ba ang love bombing? Parang ano lang? Hindi ko rin maisip eh. Parang todo bigay? Ganun ba? Ah, sinasakal. Ah. Eh, paano sumasabog na love bombing? Pag iniwan. Oh, yan ho ang malalaman natin. Kung ano ba yung love bombing sa new generation dahil sa generation ni Mayora Sheila at ni Representative Franco, ayan daw po yung parang possessive, ganon. Or possessive, ganon ba? Sobrang in love, oh, sobrang pagmamahal, sobrang lahat ng ginagawa sobra-sobra. To the point na parang sinasakal na nga din. Tapos, ano mangyayari? Iiwan. Ganun ba? Sobrang mong minahal, tapos iiwan? Tapos hindi ka na makakaalis. O yun nga, parang pikot din.
Ah, so parang nung panahon natin, possessive, tapos napikot. Pero ngayon, love bombing na. Kasi parang gusto mo nang suklian lahat yung mga gagandang ginawa niya. O yan po yung papaliwanag ng ating eksperto na mga kasama mamaya. Hanggang 4 p.m. po tayo ha. Sa mga nakatutok po sa radyo, may Christmas song kami para sa inyo. Diyan lamang po kayo at magbabalik ang Ako To, si Chang Ami. At 3:19 ng hapon, bigyang daan po muna natin ang ilan sa mga pag-uulat ng ating mga kaserbisyo reporter. May pag-uulat po ang ating kasamang si Trisha Lindo. Trisha? Sa pahayag na inilabas ni Cardinal Advincula ng Archbishop of Manila, hinihikayat itong lahat na ipagdasal ang kasalukuyang sitwasyon ng bansa nang hindi maging dahilan ng isang politikal at personal na interes para magkawatak-watak ang bansa. Ito'y sa gitna ng tensyon sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice Presidente na si Sara Duterte. Pinapanawagan rin ito ang lahat ng leader mula sa iba't ibang sektor na gawin ang lahat para hindi na lumala pa ang politikal at personal na away ng kasalukuyang administrasyon. Dagdag pa nito na marami pa sa mga Pilipino ang sinusubukang bumangon mula sa pananalasa ng sunod-sunod na bagyo, kaya sana ay manaig ang kapatawaran at kapayapaan. Kaserbisyo mo sa Maynila, Trish Salindo, para sa Telerado Serbisyo at Radyo sa East 30. Maraming salamat, Trish Salindo! Samantala, sa ibang balita, Pangulong Marcos Jr. iniutos ang pagtatatag ng Interagency Committee on International Humanitarian Law. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Malacanang, Christian Yusores. Christian, magandang hapon. Anong detalye? Magandang hapon siyang Ami. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga piling ahensya ng pamahalaan na itatag ang Interagency Committee on International Humanitarian Law sa ilalim ng pinirmahang EO No. 77, pangunahing mandato ng komite na gabayan iba pang kapwa government authorities sa pagpapatupad, pagdevelop at pagpapalaganap ng kaalaman sa publiko kaugnay ng International Humanitarian Law. Itinalaga ang co-chairpersons ng komite, Department of National Pro, ang ilang ahensya tulad ng DILG, Department of Justice, Armed Forces of the Philippines, PNP, Presidential Human Rights Committee Secretariat at iba pa. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., nakasaad sa saligang batas ang pagtakwil ng bansa sa anumang giyera at pagkilala sa mga prinsipyo ng international law. Ipinaalala rin ng Pangulo na pulisiya ng Estado na pahalagahan ang dignidad ng bawat individual at tiyakin ang buong respeto sa karapatang pantao. Idineklara rin anya sa ilanim ng Republic Act No. 9851 na pulisiya ng Estadong tiyakin ang patas at maagap na paglilitis sa mga akusado sa krimen at paglabag sa international humanitarian law at protektahan ang mga biktima, witness at kanilang pamilya. Wala namang nabanggit na mandato ng komite para mag-imbestiga at pagsampa ng kaso sa mga lalabag sa international humanitarian law. Pero matatanda ang sinabi ng DOJ kamakailan na pinag-aaralan nila ang posibleng pagsasampa ng reklamong paglabag ni dati Pangulong Rodrigo Duterte sa international humanitarian law kaugnay ng madugong war on drugs ng kanyang administrasyon. Sa serbisyo mo sa Malacanang, Christian Yosores para sa Teleradio Serbisyo at Radyo sa East 30. Maraming salamat, Christian Yosores. Kaserbisyo Live Report. Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Ako to, si Chang Ami. Anong feels mo? Pag-usapan natin. Ano nga ba ang feels mo ngayong araw na ito, mga kaserbisyo? Pag-uusapan po natin itong naririnig natin sa mga makabagong henerasyon na tinatawag nilang love bombing. Ano nga ba ito? Parang doon sa nabasa kong research, ang sinasabi, itong love bombing daw is a form of psychological and emotional abuse that involves a person going above and beyond for you in an effort to manipulate you into a relationship with them. It looks different daw for every person, pero kadalasan daw, it involves some form of excessive flattery and praise, over-communication of their feelings for you, sobrang pag-share, showering you with an
needed, unwanted gifts. Ay, parang gusto natin itong maraming regalo, Mayora Sheila. Early and intense talk about your future together. I think kung hindi ako nagkakamali, meron tayong isang naging kaserbisyo na lalaki na nakausap a few months back. At parang nung ina-analyze nga natin at pinag-uusapan yung kanyang sitwasyon, doon natin naisip na yung babae parang ni-love bombing nga siya. Kasi parang nagkakilala lang sila sa isang karaoke bar. Tapos after noon, that same night, sinabi ni babae gusto na niyang sumama dahil mahal niya si lalaki. Tapos doon na siya tumira sa bahay. Tapos doon na talaga walang nagawa yung lalaki. So parang ganun yata ito eh. Parang sabi nila ha. So parang sa panahon namin, eh parang pikot daw ito. Tingnan natin ang pagkakaiba. Mga kausap po natin via Zoom ang ating pong panauhing psychologist. Wala pong iba kundi si Dr. Juan Rafael Opsima. Doc, magandang hapon. Welcome po sa Ako To, si Chang Ami. Okay. Magandang hapon po, Chang Ami. At magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood po ng programa at nakikinig po. Kung batang-bata pa pala si Dr. Juan. Oh, kamusta po, Doc? Ah, okay lang naman po. So far, Chang Ami, I'm very happy naman with the profession and yung ating buhay ngayon po. Oo. Ay, ano bang ano, if you don't mind my asking, Doc Juan, ano bang generation mo ba? Millennial, ano? Yes, millennial po ako, Chang Ami. I think dalawa tayo millennial yata. Ay, naku, thank you. Sinama mo ako sa millennial. Applause tayo dyan. Sinama talaga ako ni Doc sa millennial. Hindi, kasama yata ako dun sa ano... Doc, Gen X yata. Ay, hindi. Ano ba? Oo, Gen X. Parang before the millennial yon, di ba? Yes po, yes. Oo. Pero hindi naman ako boomers. Huwag mo ako doon ilagay. Joke lang. So, itong love bombing, parang sa millennials natin ba ito narinig? Itong termino na to? Actually, Chang Ami, itong terminology na to, ano yung love bombing? Meron na to since the then pa. But right now po, no, as the present po, itong panahon natin, mas nagiging emphasis po ito yung love bombing. Since medyo yung mental health kasi ngayon is nakikilala. Kaya mas napag-uusapan. Yes, napag-uusapan po ito ngayon. Tinong araw, kapag ikaw ay biktima ng pikot, parang hiyang-hiya ka eh, di ba? Ayaw mo na yun ay pag-uusapan, ayaw mong masasabi na, uy, ikaw ay napikot ka eh, parang ganun. Mm-hmm. Parang the same ba itong love bombing at pikot? Kasi po yung pikot, yung parang wala ka ng choice eh. Nakuha ka kagad, something like that, no? Pero kasi po yung sinasabi natin ngayon, Chang Ami, na love bombing, we are talking about po dito yung talagang excessive na pagbibigay. Usually, hindi normal yung walang proseso na, for example, dito, Chang Ami, una mo palang nakita, binigay mo na lahat, binigyan mo ng gift, binigyan mo ng pagmamahal, chinat mo, kinuminicate mo. Kumbaga dito, talagang bonggahan, isang bagsakan, something like that po. So parang pwede nating sabihin, Dr. Juan, na parang binibili mo yung pag-ibig, parang ganun ba? Parang sa panahon natin po, yung love bombing is, yung tipong hindi ka na nakapag-antay sa proseso. Kumbaga, for example, may nililigawan ka. Ang ginawa mo, wala na yung proseso, yung pag-aated, yung konting dahan-dahan. Pag sinabi kasi natin love bombing, kung may nililigawan ka, kunwari lang po ha, binigyan mo na ng mga lavish gift. Inalam niya na yung buong pamilya mo. Yung tipong parang nakakatakot kasi talagang na-overwhelm ka doon sa ibinibigay. So sa makatawid, hindi nga dumaan doon sa proseso ng yung nakasanayan natin, yung liligawan, susuyuin, ilang buwan ang aantayin bago aantayin ng matamis na oo. Opo, tama po kayo siyang api, opo. Mama, kung consider ba ito na parang psychological or emotional abuse doon sa isang tao, doon sa nagla-love bombing, parang ganon? Mm-hmm. Actually, yung love bombing, no, siyang ami, pag pinag-uusapan kasi natin to, hindi po ito maganda. No? Okay. Una-una, nasabi ko na nga po yung proseso, di ba? Parang ang bilis ng pangyayari. So ang tendency po kaya po nagiging abusive to. Kasi after mo mag-love bomb, syempre yung ikaw, as tao na nakaramdam na yun, na-overwhelm ka, na iteka, napakaswerte ko nito. Pero as time goes by, dahil naging dependent ka na sa kanya, yung iba pong love bombing, habang tumatagal na po, na-de-detach na. So ikaw na nasanay, parang hinahanap mo na ulit yung ganung bagay.
So it's already a form of abusive part po, no? And a form din na kung saan nakakapag-gaslight kasi pag nalalove bomb ka. Kasi sabi nga po natin, sa love bombing, party po ito yung communication na nagiging abusive na in a way na tatawagan ka mayat. Kaya, syempre, as a person, kung tatawagin ka araw-araw, minuminuto, parang hindi maganda. So, kumbaga, it's a form of psychological abuse din po sa part po ng view natin. Ay, Doc, yung tinatawagan ng... nagsusulat kasi ako nung sinasabi ni Doc eh. Yung tinatawagan ng mayat-maya, nung araw, ang tawag lang dyan eh, makulit. Yung selosa na girlfriend siguro or seloso na panay ang check, masas makukonsider mo ba yon na parang possessive na partner? Makukonsider natin siya siyang amin, no? Na possessive or okay. Nalalovebomb ka. Kapag ikaw mismo, okay. Pag ikaw mismo, napapansin mo na nasasakal ka na. Which is not okay. Typical in a relationship. Kung normal lang naman yung pag nagko-communicate, nag-aalala, nasaan ka. Pero kasi po, sa mga ganitong bagay na nagkakaroon ng love bomb, yung in terms with their communication, yung kung sino po yung nakaka-receive ng message, nakakaramdam po ng overwhelm na emotion po. Kasi mayat-maya eh, tatawag. Kumbaga kahit nasa trabaho ka, may kasama kang iba, yung friends mo, kumbaga dito, nare-restrict ka. So okay. It's a form also na parang nakaka-stress po, no? Sa isang individual na nakakaranas ng nalalove bomb po sila. So yung nagla-love bombing, yung tao na siyang gumagawa noon sa ibang tao, ano kaya ang kadahilanan? Bakit ganun yung konsepto niya about love, about courtship, yung ganun? Kasi meron din bang love bombing sa friendship? Yes po, meron po, no? Siyang ami, yung sa friendship naman ang usapan dito is nagiging ano ka na, kumbaga nagiging binibigay mo yung oras mo, for example, sa friendship. Kinokontrol mo na yung friend mo. Yes, there is a possibility na kinokontrol mo na to the extent na ikaw, parang after sometimes, bigla ka lang mawawala. So yung attachment ng taong yun, yung friend na yun sa'yo na nawala ka, it can be very tragic para sa taong yun. Diba? Kasi sa umpisa kaya tinawag siyang love bomb, diba? So nakaka-apekto to hindi lang sa kumbaga emotional kundi pati psychological aspect din, no, nung nakakaranas mo ng ganito. Oo. Kung i-assess ko ang sarili ko, kunyari gusto kong malaman eh ako ba itong taong to na gumagawa ng love bombing sa ibang tao, anong may mga signs ba or symptoms para masabi mo na isa ka doon sa mga tao na gumagawa niyan sa iba? Okay. Una-una, no, sa mga nanonood po natin, mga viewers right now, ano ba yung mga red flags? Yung tawag natin dyan, red flags. Eh. So, ang red flags po kasi natin to sa mga individual, unang-una, at the first pa lang, no, binibigyan ka na niya ng, ito po, binibigyan ka na niya ng yung todo, no, may regalo, there are times na mayat-maya nag-i-inform, nag-chat-chat, nag-message, tapos every now and then, may flowers, araw-araw. So usually, it's not typical. So ano pa po ba kapag napapansin natin kung ikaw na ba ay nabibiktima ng love bomb, nagkakaroon ka na rin ng question sa sarili mo na parang ganito, tumawag siya. Sabi niya, kaya siya tumatawag kasi nag-aalala siya. Eh yung tawag niya isang daang beses na. As part of you, akala mo, okay lang na yung nag-aalala. Yung kine-question mo na rin ba yung kredibilidad mo, mag-isip kung tama o mali pa rin ba. Kumbaga dito, nag-gaslight din po tayo. Aside from it, siyang ami, mapapansin pa lang, yung una pa lang na sinabi ko is, talagang excessive, yung hindi ka dumaan sa proseso, biglaan lang, no? Tinakpan ka lahat ng mga pangangailangan. Even in finances, no, siyang ami, makukonsider din natin na yung overly na finances could actually be considered as love bombing din po. So yun po yung mga primary red flags natin sa mga individual na nagkakaroon ng or nagla-love bomb po sa isang individual. Ko parang nakakatakot naman pag iisipin mo. Pag ikaw yung tagatanggap, 'di ba, nung ganoon, paano mo ba ma-define na sakto lang at hindi excessive yung pagmamahal or atensyon na binibigay ng taong may gusto sa iyo? Una-una, siyang amin siya, and syempre in terms with the relationship, even sa panliligaw pa lang eh,
kailangan alam mo yung healthy boundaries. Okay. Kailan nga ba ayaw kang kausap? Kailan nga ba gusto kang kausap? Even sa communication, yung hindi ka pinipilit, or at times, yung parang harassment na rin, yung tatawagan ka ng ilang beses, no? Yung ba yung mga tipong 53 things. Missed calls, ganyan? Meron siyang ano meron sa totoo ganyang tao? Po. Meron, talaga? Meron po. 53 yes. Ang missed calls, ganon? Yes po, pamula umaga yan, ang gusto ng nagla-love bomb dyan is, kailangan updated ka every moment, every day, or every hour. So, kumbaga, doon, di ba, kung titignan ng mga kababayan natin, if that's the relationship, parang ang toxic. Oo. Every now and then, totoo. Right? Parang ang toxic nga talaga nung dating. Kasi parang, minuminuto, tatawagan ka. Ano rin ba yan, Doc Juan? May kinalaman din siguro sa edad, ano? Kung bata yes pa, or... Pero kung tumanda ka at ganyan ka pa rin, parang... nakakairita din. Yes po, totoo po yan. Kasi usually yung mga bata talaga or mga early adult stage natin. Ngayon kasi, teki, ang dali na lang mag-love bomb. Unlike yung medyo mga panahon natin, di ba? Yung mga 90s, syempre, letters. So, hindi ganun kadali mag-love bomb. Pero at this digital age, yung mga young natin, yung young adult na nagkakaroon ng mga ganito, ang dali lang nilang gawin to. So, very vulnerable po yung mga kababayan natin, lalong-lalo na kapag nakaka-experience sila ng mga love bombing po. Sa pagbabalik natin, Doc, pag-uusapan natin na yung taong nagla-love bomb, siya ba yung tipo ng tao na maraming insecurities, kaya niya ginagawa yon, o medyo merong insecure attachment siya, or narcissistic personality disorder? Yan ang pag-uusapan natin. Magbe-break lamang po ako, Doc Juan, at magbabalik po tayo dito po sa ating programang Ako To, si Chang Ami. Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa Ako To, si Chang Ami. Nakatutok din po. Nakatutok din po ngayong hapon si Maria Dulce Orate, si Roselle Pagalana na nasa Paete, ang carving capital of the Philippines. Hello, hello din kay Ramona, kay Tita Lina Ho, Roselyn Lavilla. Sabi niya, magandang hapon, Chang Ami, watching from Antique. God bless you. Sabi ni Ramona, budol pala itong love bombing. Hello din kay Anne Emerald Penny at kay Charity Casipi. O, balikan lamang natin si Dr. Juan Rafael Opsima, ang ating psychologist doc. So, sino-sino nga ba daw ang madalas o may malaking chance na ma-love bomb ng kanilang mga partners? Yung bang tipong may mga anxious or insecure na personality or yung narcissistic personality disorder? Sino po ba yung mga kumbaga dito yung sa love bomb? Sino po ba dito yung mga vulnerable? Tama po ba? Oo, so, parang ganun. Una, yes. Una-una po, kapag ikaw ay nakaranas ng isang experience, no, na na-abandon na ka. Okay. So you're very precise na may vulnerable trauma tayo ma-love bomb. Kasi alam mo yung tipong since na sa inyong relationship na-abandon na ka, you're looking for this kind of love and belongingness. Eh, somehow, at some point, no, pag yung isang tao ay talagang, sabihin natin narcissistic, there is a tendency talaga na you can be one of the victims na ma-love bomb. Kasi syempre, nalaman niya na yan, ay teka, na ang dami palang issues ito sa relationship, bombahin ko kaya ito ng pagmamahal. Or bombahin ko kaya ito ng mga bagay-bagay na tipong siya ay maa-attach sa akin. Oh, isa pong kaya dahilan or sabihin natin vulnerable individual po na ma-love bomb po. Oo. So parang ang laki talaga ng porsyento na yung taong nangla-love bomb ay minamanipulate ka talaga eh, 'di ba? Tama po siyang Ami. Lalong-lalo na kasi most likely makikita natin ang pagla-love bomb sa mga may narcissistic na individual or what we call narcissistic personality disorder. Oh. Ano po ito muna yung narcissistic personality disorder, Doc? Okay, to make it short po, no, siyang Ami, itong narcissistic na to, ito yung mga individual na sobrang taas ng tingin nila sa sarili nila. Mm-hmm. And they have a tendency po na manipulate po isang individual. Okay. It's a manipulative behavior kasi ang pagla-love bomb. Mm-hmm. For example, just an individual na ako,
And then nakita ko tong individual na nagkausap kami, and then nalaman ko dito na abandoned siya, and she's looking for love, affection. As a narcissistic, sometimes, or most of the times, I would do po na, ay teka, bigay ko kaya itong lavish gift, bigay ko lahat to the extent na yung individual na yon pupurihin niya yung sinasabi ko. Kasi gustong-gusto ko pinupuri. Narcissistic yan. Totoo. Yung gustong-gusto mo na purihin ka, i-admire ka. Oh, so, nakukuha niya yung manipil, nakukuha niya yung certain behavior ng gustong-gusto niya. Okay, so, at times, yung manipulation na yon mahihirapan nang mag-detach yung victim doon sa nagla-love bomb na yon. Kasi ang love bombing is a form of gaining control eh. Mm-mm. And manipulative, no, to the extent na yung nagla-love, yung na-love bomb, pati siya nako-question niya na tama ba 'to? Tama ba ginagawa ko? To the extent na kaka-experience na siya ng mga toxic, unhealthy Mm-mm. behaviors yeah. with the relationship. Ito bang pagla-love bomb na to, is it something na natututunan natin or nakikita natin sa mga parents natin? Maari, no? Okay. At siyang ami. Kasi, in a way, nakikita natin kung ikaw ay lumaki sa family na, kumbaga, what do you call this? Kumbaga dito, nakita mo sa family mo na yung gift, yung excessive gift, no? No? Na nakikita mo as a bata. Mm-hmm. Yes. Ginagaya mo na akala mo, that's how it is. Pero as time goes by, hindi pala ganun. Lalong-lalo na, if ang family history as a problem na, na narcissistic din ang parents or father or mother. Oh, that's okay. One thing po, Chiang Ami. Mm-mm. Ako naman inisip ko, pag na-realize mo na rin at naging adult ka, ma-realize mong mahal ang mga presyo ng mga regalo. Parang ayaw mo nang magregalo. Correct po. But sometimes... Nang sobra-sobra. Yes. Sa love bombing, no, kahit hindi lang po regalo, kundi yung messages, okay. letters, in even minsan ang kikreepy po na ikaw na mismo sinusundan mo yung nililigawan mo, no? Parang it's very unhealthy, kumbaga. Oo. May sinasabi na may mga pagkakataon na pag ikaw daw ay nasa ganyang relationship, napakahirap na daw kumalas. Lalo na kung titignan mo daw talaga at i-assess mo na genuine ba talaga itong pinapakita na itong taong ito sa akin? Parang ganon. Mm-hmm. To be honest, Chiang Ami, totoo yan. No? Base na rin po sa mga naging patient and client natin, marami akong naka-experience na ganitong bagay. Ang pinakamahirap kasi sa kanila is sa sobrang tagal, okay, hindi pa nila masyadong nare-realize or somehow ang iba kasi nasa denial part sila. Maari din. Yes, ang pinakamahirap kasi dito, Chiang Ami, is na-attach na sila. Mm-hmm. Nasanay sila. No? Lumalim nasanay na yung nandyan. Relasyon. Parang ganun. Opo. And then, kahit na sabihin natin na bigla siyang lumamig, eh, syempre dahil na-attach ka na, as a form of you, hahanapin mm-hmm. mo yung, teka, nasan yung ginagawa niya sa akin noon? Kasi love bombing, there are instances na nawala na. Mm-hmm. No? Kumbaga, laging cold na. So, for a long time, sabi nga natin, nahihirapan silang i-let go. Oo. Yung ganong na nararamdaman. May magandang tanong dito na parang sinasabi niya na paano doc kung yung mga OFW ba vulnerable din ba sa love bombing, lalo na po yung mga naiwan ng mga OFW sa Pinas na mapalalaki man o babae, sabi ni Ran Mess watching mm-hmm. from Qatar. Mm-hmm. Well, kung OFW vulnerable ba? Yes, of course, kasi as an OFW, malayo ka sa mga mahal mo sa buhay. So, tendency talaga na somehow as part of us, we're looking for belongingness at saka yung affection, no? But kasi hindi natin masisi, there are indication kasi na as an OFW, pwede kasi tayong we're looking na meron ba nagki-care sa akin. So yes, I can say na vulnerable din tayo. Mm-mm. But again, sabi nga po natin, in terms with love bombing, always keep in mind talaga na ano ba yung healthy and ano bang yung hindi. Although we are vulnerable, Mm-mm. but it doesn't mean that we can be victims about this. If kunyari, sa una pa lang, Doc Juan, medyo parang ramdam mo na na, ay teka, love bombing ito. Paano daw ba natatanggihan ng isang tao to, mapababae man or lalaki? Kasi hindi natin sinasabi na lalaki lang ang nagla-love bomb, ha? May babae din. Mm-hmm. So paano mm-hmm. mo daw tatanggihan para you will not be in that
ano, situation for long. Mm-hmm. Well, kung ang usapan po natin dito, Chang Ami, is yung ligawan, babae o lalaki, well, you need to be assertive. Okay. In the end of the day, kasi if hindi mo siya tatanggihan or alam mo yung gentle or gradual na pag-push or what, it would affect you. No, lalong-lalo na if knowing you as a person na, teka, napaka-vulnerable ko dito, galing ako sa isang traumatic relationship. Mm-mm. Ayun, talagang mahirap yan. Pero as time na kailangan mo ma-realize, napansin mo na na overly lavish na, parang hindi na siya, hindi na natural yung pagmamahal. Oo, yes. Hindi na makatotohanan. Yun parang na napapanood mo na sa K-drama. Mm-mm. Ibig sabihin yan, you need to be much more aware. Oh, awareness is the key po eh. Kasi yeah, tanggihan mo siya, hindi naman dahil para sa kanya, kundi para po sa inyo. That's the primary thing po na kailangan, aware ka, and you need to be assertive. Mm-hmm. Kailangan mong tanggihan kung kinakailangan. Ayan. Magbe-break lang ulit tayo, Dr. Juan, pero may mga tanong po ang ating mga kaserbisyo at yun po ang bibigyan natin ng daan sa pagbabalik po yan ng Ako To, si Chang Ami. Diyan lamang po kayo. Mga Maki, makikiin sa pagbabayo. Eto na ang ating mga Maki. Naku, marami pong tanong ang ating mga kaserbisyo, Dr. Juan. Ito po, galing kay Anne Emerald Penny. Sign po ba ng insecurity yung nagla-love bombing? Yes. Chang Ami, isa pong sign yun. Pero I'm not referring to everyone. Mm-mm. Insecurities kasi is somehow yung insecure ka because nakaranas ka ng abandonment or kulang. No? Pero usually makikita po natin dyan yung insecure na yan. Usually, kapag siya yung inabandon na, literal po na ibibigay niya lahat eh. Kahit sa unang pagkikita niyo pa lang, pati yung communication, yung attention, that could be also a sign po. Pero hindi po lahat. At some point kasi kapag sa relationship, yung insecurities, yung iba hindi naman nag-i-engage ng relationship. Depende po yan sa isang individual. Yun daw po palang parang hindi nila pagtanggap ng no bilang answer. Ano rin yan? Isang sign din yan na nila love bomb ka nung tao? Yes. Precisely po, no, Chang Ami. Lalong-lalo na yung no na yon, if yan ay abusive na to the extent na wala ka ng space, yung feel mo hindi ka na safe. Iba kasi, pag ang love bombing na hindi pag no, makikita mo parang you feel uneasy. Diba? Iba kasi mararamdaman mo kung makulit lang yan, or yung persistent talaga ng paulit-ulit na somehow it gives you na parang hard time sa pag-iisip, maginaganyan kanya. So those are ano, hard signs din po. Oo. At yung iba pa palang, bukod dun sa mga nabanggit mo na nagbibigay ng needless gifts, they're in a rush to lock things down, di ba? Yung people daw na who love bomb tend to jump the gun. Parang sabi nga nun, na they will be quick to call you their soulmate kahit hindi ka pa masyadong kilala. Parang nagpa-fantasize na sila na gusto nila na magtana na kayo, kayo na magkasama, ikakasal kayo. Pero parang kakakilala mo lang kahapon sa kanya, parang ganun. Yes po, tama siyang Ami. Those are ano po, no? Primary red flags din natin. Magtaka na po yung mga kababayan natin, dalawang linggo pa lang kayo, dalawang linggo pa lang kayo magkakilala, gusto niya na magtanan, mm-hmm, o gusto kanya na pakasalan, sigurado po yun. And then binanggit mo rin yun, yung always ano, demanding sa attention mo, sa time, mm-hmm, mo, 'di ba? And then yung yes, they can't po take no for an answer. And yung, mm-hmm, isa pala, they like you better when you're alone. So hindi ka pwedeng makipagkaibigan, ganun ba 'yon, Doc? Yes. Parang hinahadlangan nila yung pakikipag-socialize mo sa friends mo, parang ganun. Opo, tama po 'yan kasi as much as possible, as what I think right now, no. If that's narcissistic, ang gusto lang niya yung attention mo. Ikaw lang. Dapat wala kang ibang titignan. Oh, that's the definition of a toxic relationship already. Oo, totoo. Kaya lang minsan parang iniisip natin pag ganun, oh, sobra naman siyang mag-love sa akin. Yes po. Pero sa umpisa lang yan siyang Ami. Pero as time goes by, na yan, oh, sobra naman yung love niya sa akin. Pero as time goes by, mapapansin niya parang,
teka, naka-confine na lang ako dito sa space na to, wala na akong ginagawa. Doon po talaga mararamdaman na yung tinatawag nating a form of abuse sa mga individuals. Ako, kailangan talaga magaling tayo magkilatis. Oh, 'di ba? Paano kapag ka ang mga anak na natin ang nilalove bomb or yung mga apo natin? Sabi ni Estrella Garcia, parang stalker ba ang dating niyan, Doc? May pagka ganun ba? Ang stalker kasi I think it's more on ano mo tinitingnan ka or what. Pero kasi ito yung hindi mo alam eh na tinitingnan ka o ino-stalk ka. Or ini-stalk ka. So, mapapansin mo lang. Pero kasi yung love bombing, ramdam na ramdam mo. No? Yung isa kasi tingin lang eh, tamang stalk lang. Diba? Mm-hmm. Pero love bombing is a sense na hindi lang stalk, hindi ka lang titignan, i-chat ka pa, i-message ka pa. Tapos pag napapayag ka, ayun na, gagawin niya na lahat. Bibigay niya na yung mga kailangan mo, oras ma, napakikinggan ka. Para so palang, so ano far, yan? Overwhelming. Sasabihan ka ng hindi kita tatantanan. Parang ganyan eh. Yes. Nakakapagod yun siyang amin pag nakaranas po. Sabi ni Ramona, tingin ko, obsessed na tao yung nagla-love bomb with paranoid personality disorder. Hmm. Oy, specifically mo ang nag-aaral po yung mga viewers natin. Yung mga nanonood sa atin, ha? Alam nila yun. Ha? Oh. Yes, maaari. Maaari. Si, sige, Doc. Go ahead. Sorry. Yung paranoid kasi is usually hindi to nakikita. Pero maaari din to na, kumbaga dito, nagkakaroon siya ng dapat ako lang, something like that. Kasi usually makikita to sa narcissistic eh. They can be very manipulative, pero hindi naman to the extent na iniisip niya na baka meron kang iba. Pero usually, maaaring pwedeng mangyari din yun. Ha, bago lang tayo siguro magtapos with our few minutes left, Doc, siguro maganda rin na ma-share natin na kung ang isang tao ay naging biktima ng love bomb, paano siya pwedeng mag-heal or makapag-recover? Although I know, mahirap yun, ha? Well, in terms with that, no, siyang amin, syempre, it takes time. No? And awareness din natin na we are a victim of love bombing. Mm-mm. But as time goes by, do not force po yung sarili niyo na kailangan mag-heal ako. At huwag na huwag po natin gagawin na subukan na umibig ulit, na lalong hindi ka pa nag-heal. Ang agad-agad, oo, yes. Na parang nagmamadali. Oo, na po, parang siyang, may nag-aantay na LRT sa labas ng bahay mo. Opo, lalong-lalo takes na. Takes time, oo. Yes, sa relasyon na ganyan, kailangan ang aasikasuin yung sarili mo. Talk to a friend, talk to a therapist. Lalo na if you came with the insecure relationship, yeah. Ask for help po, no? And takes time. Wala pong healing na madali, lalong-lalo na if you are a victim of love bombing with the present or I mean with your past relationship. It takes time, no? Yes. Wag na wag po niyo gagawin na in order for us to heal, I need to find someone. That's a wrong thing po ng ginagawa ng iba. Yes, and siguro panghuli, Doc, advice mo sa mga magulang na, kasi minsan feeling ko may magulang din na nag-love bombing sa anak eh. Ano? Mm-hmm. Meron din, feeling ko. Yes, meron po siyang ami. So, unang-una, para sa mga parents, syempre kailangan maging aware sila kung nagla-love bomb ba sila. If sometimes good sila, magandang mood nila, tapos bigla silang harsh kasi hindi ito nagawa ng anak nila. So, sa mga dear parents, napansin nyo nagagawa nyo to, it's a very toxic, no? Yeah. Na pwedeng ma-adapt ng mga bata or mga teen or mga adults natin ngayon. So, ask for help din po, no? Mm-hmm. Lalong-lalo kung napansin mo na meron ng dysfunction already sa family ninyo. Yeah. And dun sa mga magulang din na nakikinig at nanonood sa atin, let's say ang kanilang anak ay naging biktima ng love bombing at hindi naman openly na nakikipag-communicate sa mga magulang, anong advice po ang pwede ninyong ibigay? Mm-hmm. For the parents po, siyang ami, sa mga nanonood, syempre nandiyan yung suporta. Hindi po kasi natin ma-force na mag-open na sila kagad. But if nandiyan yung support ninyo na makikinig kayo, ready kayong makinig anytime she wants, without any judgment, okay? Oo. Tsaka bawasan yung pagsabi ng, sinabi ko na nga ba eh. Oh, yan. Yes, lalo na yung sinabi ko na sa'yo noon, yes, or hindi ka na natututo. Yun. Yung wala ka na talagang natutunan, yan ang mga linyahan po na iiwasan natin, ha? Opo, iwasan po nila. And ask for help din po, no, na somehow mas makakatulong pa po sa recovery.
Yon, nako, very, very nice. Maraming salamat. Nako, merong gustong mag-shoutout sa'yo, Doc Raff, si Rhea De Los Santos, at nagpapasalamat din si Ron Mesdaw sa iyong pagsagot sa kanyang katanungan. Doc, maraming salamat. And we do hope na maimbitahan ka namin ulit dito sa programa. Dami namin natutunan this afternoon. Thank you po. Thank you po, Chang Ami, and maraming salamat. Ayun, maraming salamat. Yan po ang ating expert na psychologist na si Dr. Juan Rafael Opsima. So kung ano man pong topic ang gusto po ninyong pag-usapan sa ating pong anong feels mo, ipadala lamang po yan sa ating Viber number 0919-278-3000. At kami na pong bahala dito sa aming programa. Gagawa ng paraan niya ni Mayora Sheila habang mukha pong inaantok na sila dahil busog na sa Aros Caldo. Magkakapi-kapi na po kami. Susunod na ang programa ni Sir Tony V, ang headline sa hapon. Hanggang bukas po muli. Ako to, si Chang Ami. Bye! God bless you all! Subscribe na sa Teleradyo Servicio YouTube channel.